from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Magandang araw, mabuting araw po sa ating lahat. Narito na po tayo sa inyong paboritong programa, ang inyong 3 o'clock habit, Isumbong Mo kay Tulfo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kakampi, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw at magandang gabi na rin. Yes, magandang mabuting araw sa iyo, partner. Mabuting araw din sa inyo, partner. Mabuting araw. Eh, maganda bang araw talaga dahil... Maganda, malamig eh. Malamig na ang panahon, partner. Nag-uulan, nag-uambon. Ika nga ni Kuya Mon. Malamig. Ito po ang tinatawag na bed weather. Bad weather, no? Kaninang umaga lalo, mamasa-masa, sabi nga nila. Mamasa-masa? Mamasa-masa ang paligid. Nag-water-water. Umangon. Water-water, ha? Oo, water-water. Ewan ko lang ngayon, kasi hindi ko nakikita. Diyan ba sa area mo, partner, nakikita mo ba kung kamusta ba ang weather? Nandiyan na ba si Haring Araw? Actually, dito nga, ito, sa ating office window, nasa 27th floor tayo, abay, napakaganda. Napakaganda ng view. Medyo cloudy. Maulap ngayon. Oo, tuwing hapon kasi, partner, nag-uulan eh, di ba? Alam mo yung pagka-oras na nauwian, sumasabay naman itong si ulan. Kaya ng mga nagkakanda, buhol-buhol na naman ang traffic pagkahapon. Yes. Kaya yung si Haring Araw, nagtatago. Nagtatago pa si Haring Araw. Mag-iingat ho kayo sa iyong pagmamaneho. Magmamaneho dahil slippery when wet. Slippery, kaya ho, delikado ho sa mga kaliho natin. Kaya mag-iingat ho. Saan man ho kayo naroon ngayon, nagbibiyahe kaya, namamasada, pauwi ng probinsya,
o nagchichismis, nagbibingo dyan, ay magandang hapon. Huwag kayong maglilipat ng estasyon o ng channel. Subaybayan niyo po kami ngayon dahil magaganda rin po. Magaganda ulit yung ating mga sumbong na inihanda ngayong araw na ito. Ayun. Buksan niyo na yung mga TV ninyo. O, hanapin niyo na yung channel niyo. Partner, yung channel. Saan ba nila? Anong channel daw? Waraw tayo. Yan. Dito tayo sa Sky Cable Channel 224 at sa Digital TV Plus boxes. At sa Sky Cable Channel naman, Channel 25. Mapapanood din tayo sa DZRJ. Facebook.com/DZRJ810. Sa YouTube naman, sa Radyo Bandido TV. At sa RJ News page. Maantabayanan nyo rin kami sa aming official Facebook page. Isumbo mo kay Tulfo Official at Facebook.com. Ayun. Maaari rin ho kayo makisama, join, no? Join kayo sa amin through chatting or texting sa 0998-792-6304 at 0998-717-9. Ayun. Yan. Mm-hmm. At si Kuya Mon po, hindi pa rin ho natin siya kasama today dahil meron ho siyang napakahalagang importanteng appointment. Yeah. Para ho sa ating public service. Ayun. Yo, okay. Okay. Bibitaw. Ayan. Ano yung partner? Napuputo lang yung voices. Oo, napuputo. Actually, yung babanggitin ko nga kanina, si Kuya Mon, nagbibiruan pala kami last week. Yesterday. Sabi ko sa ano kanya, daw, sabi ko, Kuya Mon, dapat nandun ka. Namimiss ka na ni Jordan Red. Ayan. So, sa mga dream jokes mo. At the same time, elderly week. Sabi ko. Dapat nandito ano ngayon, sabi siguro. Alam mo, sabi niya. Hindi na nagustuhan yung joke ko eh. Galaga. Elderly week. Okay. Hindi mo benta. hindi siya tumawa, partner, mga kaibigan. Ano ba yun? Hindi niya nagustuhan yung joke ko. Ako na lang yung tumatawa. Pero siya hindi siya tumatawa. Sabihan mo muna, ano kaya ko elderly week? Bakit? Bakit? Yun yung partner. Hindi ako kasama dyan. Ayun nga, mali nga. Hindi ako kasama dyan. Hindi nga siya kasali dyan. Kaya nayari tuloy mo. Nayari ka. Anyway, gusto ko lang ulit batiin. Uulitin ko yung happy birthday. Medyo na-miss yata ni Nanay Eliza Cruz. Ang pagbati natin kahapon, ito yung 70th birthday ni Nanay Elisa Cruz ng Apucar Subdivision, Quezon City. Happy, happy birthday, Nanay! Palagi kang manunood or makikinig sa amin, ha? Para palagi ka namin babatiin dito sa programa. Nakapon po. Yeah. Happy birthday. And speaking of elderly partner, o to si Nanay Elisa, elderly na ito, obviously, dahil 70 na siya. Diba pa nagkakaedad partner? Yung sinasabi nilang, marami ng gamot, marami ng maintenance, di ba? Yun. Ang nakakaano pa niyan. Ayun. Partner, minsan, kung wala ka naman pabilin, dapat nasusuplayan tayo ng ating departamento ng kalusugan. Maswerte partner yung may mga pambili. Di ba? Swerte nila. Yes. Paano kung yung umaasa lang dun sa kakarampot na pensyon o kaya umaasa dun sa bibigay ng anak o kaya galing sa four-piece, di ba? Meron tayong departamento na supposed to be pwede natin hinga ng tulong sa pagkausapin sa kalusugan. Di ba, partner? Yung mga gamot. Oo, kasi ho, ang alam ko, dati-rati, partner, nag-refer tayo, nag-endorse tayo sa Department of Health. Pag may mga kaubayan tayo nangangailangan ng gamot na walang mga pambili, basta pinapupunta, nire-refer natin doon sa DOH, bit-bit yung reseta. Ngayon kung ano yung available na meron doon sa reseta, bibigyan sila. Kaya lang kadalasan, partner,
magtatawag sa atin or magte-text yung complainant, sasabihin wala daw na ibigay sa kanilang gamot kasi wala daw available. Mm-hmm. Right. Eh kaya lang, kaninang umaga, aba, nakakagulat. Wala daw available, pero yun naman pala, tanda makmak billion-billion partner ang nasasayang o nasayang na gamot na naman. Mm. Actually, kung bibilangin natin, tinantala ng mga tabloid ngayon is 18.5 billion pesos. Yun ang... Dito, partner, una lang ganito ang nangyayari. Iskandalo tungkol dyan sa mga naka-imbak na gamot sa kanilang warehouse dyan sa DOH. Yun ang hindi ko maintindihan kung para sa anong gagawin nila doon. Nasira lang, sayang naman. Nasira lang, sinayang, hindi pinamigay. Akalain mo, partner, at 2.2 billion ang expired. Yung ibig sabihin nasira na, panis na, ika nga. Mm-hmm. Tapos 1.4 billion naman yung overstock, yung sobrang dami. Oh. Mm-hmm. Tapos 1 billion naman yung nearly expired, yung malapit nang ma-expire na gamot right. nila. Kaya malaki ang perang nawala na naman o nasayang. Hindi lang gamot ang nasayang, pati pera, partner. Nakapanghihinayang. Napakanghihinayang, nakakadismaya. Hindi siya pinakinabangan ng mga kababayan nating mahihirap. Mm-hmm. Sa dami na yun, ilang libo sigurong nabigyan sana ng gamot. Natulungan sana. Natulungan. Ayan, naka-discover dito ang COA na naman, partner, kasi yearly, syempre, andyan ang COA para mag-inspect. E nalaman, they found out na doon pala sa bodega o yung stock room na tinatawag nila dyan sa DOH, kahon-kahon, nakita ko rin sa TV kahon-kahon ang mga nakaimbak na gamot na hindi na mapapakinabangan. Representative Michael Defensor ng anak Kalusugan Party List ang nakasilip niyan, pinapaano niya sa COA ngayon. Kung bakit pinapapaliwanag ang Department of Health, pinapa-audit niya sa COA at pinapapaliwanag ang DOH yes. with regards to that issue. Oo. Ang mga gamot na yan, partner, yung mga nasayang, marami pala dyan, vitamins. Tapos yung mga dental supplies, mga gamot sa ipin, marami. Naku. Yung mga anti-diabetes, yung mga pang-diabetes na gamot, kailangan niya ng mga matatanda. Yung pa naman ng marami. Meron din yata yung pang-high blood. Ako, napakarami yung gamot na ito. Eh, anong gagawin dito? Kaya ibabaon na lang sa lupa. Di ba? Babaon na lang sa lupa to. Hindi, tatapon. Naku, kung expired na, di mawawala na ng efficacy yung gamot. Hindi pwede kitapon. Wala na. Oh. Yes, kaya sabi ho, utos ng Pangulong Digong o utos po ni Tatay Digong, yung natitira pang nandyan sa stock room, yung mga pa-expired pa lang, ipamigay na doon sa lahat ng mga nangangailangan. Especially doon sa mga health center, sa mga barangay, di ba? Hindi, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman lahat yun expired. So kung ano yung nalalabi na pwede, pamigay na nila. Ano ba naman yun? Pakinabangan pa, di ba? Sabihin na naman na COVID. Eh, pre-COVID ito. Di ba? 2015 pa lang daw. May mga ano na pre-COVID na naman. January of 2019. Di ba? Yes, isipin nyo. Ano ba naman yun? Ayun ako. Sana kung hindi na ganito, pagka humay ng hingi at may available naman, bigyan na kagad para hindi nasasayang. Kasi alam mo, in fairness, partner, nung nag-medical mission pa tayo, lagi ako nang hihingi dyan sa DOH ng gamot para pandagdag natin doon sa mga pinamimigay din natin para nag-medical mission tayo. Nakakahingi naman ako, binibigyan naman nila ako. Kaya lang karamihan doon sa mga binibigay sa atin, yung malapit nang ma-expired. Eh, dinidispose agad din talaga natin. Okay, yun ang mga sinakukonsume. Nakukonsume kagad nila yon, partner.
consume naman, no, mga antibiotics, mga para sa anti-pain, yung mga paracetamol na yan, mga pampurga, yun yung mga nakukuha natin sa kanila na, yun, at least nadidispose natin. Ganon din sana right. ang gawin, no? Kung walang magsusulisit, kasi baka ngayon walang magsusulisit talaga dahil wala nag-medical mission dahil pandemya, yung voluntarily, idalhin na lang sa mga, lalo na sa mga probinsya, yung mga kasuluk-sulukan na hindi maabot na ng mga doktor o ng mga gamot, eh, doon na lang dalhin nila. Kasi di ba, partner, sa mga Tama. Hindi ba dapat, partner, yun naman talaga ang protocol nun? Umpisa muna sa mga karating bahay, doon sa mga malalalim na lugar, pababa ng... Kasi may mga seats, mga syudad naman, kaya naman kahit sa mga probinsya, mga syudad nila doon, mga bayan, abot na naman ng gamot dahil may mga kalsada dapat. Tinidistribute talaga yan doon sa mga mga lalawigang talagang... Malayo, oo. Pero muna niya, may sakit na yung mga tao doon. Pupunta sa health center nila. Walang kalaman naman yung mga butika nila. Wala. Nagkakalaman lang, partner, yung mga butika nila pag nagdo-donate tayo. Yung mga natitira sa mga mission natin, iiwan na lang natin sa kanila para sila na yung mag-dispose. Ay, nako, grabe, partner. Ay, nako. Di ba? Sana po naman, DOH, no, sa susunod, alam mo, huwag ipagdamot, no? Kaya kung sino pong makikinabang ngayon dyan, wala na. Ito nga si Noms. Ito nga, partner, ito si Noms C. Castillo. Sabi niya, gusto yata ng DOH, pagkakitaan pa yan. Eh siguro, hindi daw magkasundo-sundo. Hindi daw magkasundo-sundo yan. O, hindi na, masira na lang yan. Ay, may punto pag siya. Pag nakahingi ka pa naman dyan, partner, may notice doon sa box. Not for sale. Ayun. Pwedeng ibenta. Kasi government. Not for resale. Actually, not for resale, ma. Resale. Not for resale. Yes. So. Ayan. So, yun, nakakainis lang. Eh, kasi yung nabubungad sa yung balita sa umaga. Hindi magandang balita. Imbes na matuwa ka, maiinis ka lang. Sana nga. Kasi tayo maswerte. Patapos ang linggo na to, sana may magandang balita pa tayo mahagi. Hopefully. Patapos na naman ang linggo. Webes pa ngayon. May isang araw pa tayo. Yes. Palapit na naman ang weekend. Yes, sir. Right. Sige. At mamaya po ang tabayanan ang ating mga inihandang sumbong ngayong araw nito. Meron tayong guest. Guest na tawag doon. May sasali sa atin mamaya sa Zoom the way from Taiwan, partner. Yes. Isang grupo ito, actually. Yun nga, meron silang konting, hindi naman konti, malaking problema with regards to scam na naman, partner. Sinasabi namin ni Kuya Mo na imbis na paluwagan, pasikipan. Kung sa tinatangay yung ano, yung sweldo. Mamaya, marami yan sila, partner. No? Maraming biktima ito. Madami sila. Ayan. And abangan nyo po yan. Abangan nyo po. At makakasali mo sila. Alam mo nila yung link natin. Gusto nila live daw eh. Diba? Live daw sila makikisali sa atin para ilahad yung kanilang reklamo, yung kanilang karanasan, at ipanawagan na rin, no? Yung ng biktima sa kanila para hindi na rin makapambiktima ng iba pa. Mamaya tabayanan yung huyan, sasali sila sa atin. At reklamo, OFW na naman ho, repatriation. Gusto na ho umuwi ng ating kababayan na si Jovelyn Empleo mula ho dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito po yung supposed to be pabalik na dahil nga lahat po ng mga OFW natin dito pandemya, pinapauwi na. Eh hindi ho napasama itong si Jovelyn. Kaya humihingi ng saklolo sa atin dahil maiiwan ba siya doon o makakauwi para o ba siya. Yeah. Mamaya, antabayanan niyo po ang kabuuan ng kanyang hinaing at ang aksyon na ginawa ho ng ating palatuntunan. At ito, nauuso to tungkol sa laptop. Eh, lahat ng mga bata ngayon, dapat may laptop, may gadget dahil nga ho sa online school natin, online class. Okay naman yun, partner, na may laptop ang online class. Kaso,
kung hindi naman makakarating. Sakit sa ulo. Wala din. Pinag-ipunan, no? Pinag-ipunan itong pambili, umorder. Kasi Leon, ang umorder partner mula pa sa Misamis Oriental. Oh, Diyos ko Lord, ano ba yan? Siguro doon wala talaga mabili, walang supply. Dito sa Maynila umorder. Kasi Manila, dito lahat, sentro. Dito lahat, yes. Makakabili ako sa Maynila, sabi niya. Eh, nagbayad na siya noong September 14 pa. Hanggang ngayon, pasokan na hindi umabot. Di ba pasokan na nung Monday? Hindi umabot yung laptop para sa kanyang anak. Ano ba yan? Ano kaya ang dahilan? Mamaya alamin ho natin ang sumbong din yan at ang sagot nung kanyang inorderan ng laptop. Ang tabayanan ho yan. At reklamo naman ng isang residente dyan sa may Batasan Hills, Quezon City, laban doon sa kanyang katabing hardware. Abay, nakakaabala daw itong si hardware dahil daw tinakpan na yung kanyang malinggit na tindahan sari-sari store. Yun daw mga panindang hollow blocks, mga kahoy, mga kung ano-ano pa, ay nakahambalang o nakadisplay na lang doon sa may kalye. So, obstruction na daw ito, partner. Kaya humihingi naman sa klolo si ate dahil kahit daw sa barangay, hindi na daw pinapansin yung kanyang reklamo, malakas daw sa barangay. Nako, babayag ba? Ano ba naman yung barangay, nakabuyang-yang yung mga kagamitan doon, papayagan ba ng barangay? Oh. Napaka ano naman, no? Diba pagka magninegosyo ka, magninang hardware, meron ka talagang proper o yung tamang lagayan ng mga paninda mo ng mga, yung mga ganyan, construction material. Technically, hindi mo i-display sa kalye. Correct, partner. Yeah. Actually, ang dapat yan, meron kang tinatawag na parang maliit na bodega. Yun. Hindi yung baala ka na sa buhay mo dyan. Oo, nakakambalan sa display sa kalye yung mga paninda niya. Sige, mamaya, alamin din natin ang kwento at yung picture. May mga ipapakita tayo at syempre yung aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. Alright. Sige. Yeah. Mamaya, samahan niyo kami para dyan sa mga sumbong na yan. At pwede ho kayong magkomento, mag-suggest, gubumate, o ano man ang gusto nyo sabihin, i-text nyo lang o i-chat nyo lamang ho sa amin at babasahin po namin ni partner Bon lahat niya. Alright? Sige, partner, babalik tayo. Magbabalik po pa kami, makaliwas po ang ilang paalala, ang oras na po muna namin ay alas 3, Ben. Tama ba ako? Alas 3. 20, tama. En facto, en punto, alas 20. Babalik po kami, makalima tayo ng paalala. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat kaon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Nawala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon, Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambing. Bon, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Wow!
Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29. Also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Pinello and co-host Pia Morito and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ at 10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases... Baby, I'm home! Come here! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Alright! Ito na lang. Babalik na tayo dito sa ating palatutunang isang bumukay tulpo. At ang oras na natin ay alas 3:23. Ayun! Ma, analog pa ba? Nahihirapan ako pag analog. Talaga elderly. Sa kamay. Sa kamay. Kaya minsan may mga lola ako na nakikita, partner. Hindi naka-analog na watch. Naka-G-Shock. Malalaki yung numero. Digital. Talaga elderly. Kasi ito, titignan mo munang mabuti saan nakaturo yung malaking kamay, saka yung maliit na kamay. Ay, nako. Anyway, ito na yung ating mga guests na sisilip ko na. Ayun. Na partner. Nakikita ko na sila. Ayan. No, ito ho yung mga kababayan ho natin OFW mula ho dyan sa Taiwan na magsusumbong ng live via Zoom from Ayan. Taiwan. Sila po ay biktima daw ng scam ba ito? Scam na naman. Oh, scam na naman. Walang katapos ang scam. Scam po. Magandang Ayan. Hapon sa iyo, Binibini. Binibining Kirais. Yun. Ang pangalan po, ate? Gandang hapon. Catherine po. Catherine Del Desayo. Catherine. Oh. Yan. Catherine. Catherine. Oh, nasa Taiwan. Saan kayo sa Taiwan? Support po ako ng Tainan. Tainan, Taiwan. Tainan, Taiwan. Ayun. Opo. Masarap. Masarap daw dyan ang ano, milk tea. Totoo ba? Hindi naman. Sawang-sawa na ako dyan. Sabi siguro. Ayan. Oo. Ayan. Meron pa. O, yan pa. Ayan. Yung iba daw. Ayan. Yung pala. At saka yung iba pala dyan, yung ibang one, mapa-accept daw yung video para magkakita-kita tayo. Ayan. Ilan kayo, Catherine, lahat-lahat na nagreklamo? Marami sila. So, sa page, dito po sa group ko, nasa 60 plus po kami. Wala pa po sa iba. Kasi meron pa pong mga Taiwanese na supplier ang inuwian din. Na nag-ahabol. May group pala to. Oo. Matindi nga. Isang grupo talaga. In the literal sense. Ayan. Ito naman si ate. Ate, anong pangalan mo? Ito naka-face mask? Ayun. Marami na sila. Ayan na. Marami na. Oo. Ayan. Pa... Ayan, magandang hapon. Ano ba, hapon ba dyan? Umaga? Same time lang po tayo. Umaga, same time. Oh. Taiwan pala, lang. Malapit lang lang po. Malapit lang pala yan. Malapit na. Oo. Hindi lang sa Batanes. Sa may Batanes, tama. Oo. O, kamusta naman kayo, mga kapatid? Alam ko, hindi kayo okay. May problema kayo, di ba? Yes, ma. Hmm. Oh, ano ba yung simulan na natin. Sino una magkukwento? Si Ate Catherine muna kasi siya una nakita namin. Catherine, ano ba itong problema isusumbong niyo? Sa amin po kasi meron kaming grupo ng... Actually, mga kasamahan ko po, wala po sila dito sa grupo ngayon. Isang grupo kami ng furniture, paluwagan. Eh, hindi po kami pinasahod.
sa kanya yun, sa kanya, monthly po, kumpleto yung payment namin. Tapos kapag sasahod na, marami siyang masyadong alibay, kasi ganito, ganyan, ganggam. At ibig sabihin, ibig sabihin, paluwagan na furniture. O sa amin po, furniture, yung mga sala set, ganyan. Pag ang hugulugan mo, ganon? Hindi po. Actually, dahil hindi po namin siya mabili ng cash, ganon. Gusto dinadaan sa paluwagan. Dinadaan sa paluwagan. Bawat pag-iipunan ni, pag-iipunan ninyo, tapos pagsasahod na yung appliances ang susweldohin ninyo. Opo, ganun po. Monthly may sasahod, ganyan. Tulad po sa amin, kapo po kami, yung bayad po namin monthly is 2,000 Taiwan dollar. O so, nakakalikom sa amin grupo ng 20,000 monthly Taiwan dollar. So, yun ibibili niya ng appliances, yun po isesend sa family namin sa Pilipinas. Kaso ang nangyari po, magkano yung 20,000 Taiwan dollar? Nasa 30 po, 33 to 35, ganun. Isang palaset din yun, di ba? 30,000 monthly, ah. Monthly po yan. Sa 10 po kami. Meron pa po siya mga paluwagan ng mga cellphone, gas range, rep, laptop. Kung ano gusto mo? Ganun, kung ano yung gusto mo? Kasalihan mo, ganun. Hindi po. Iba-ibang grupo po yan. Iba-iba ng grupo po yan. Ah, grupo ng sala set. Grupo ng cellphone. Ganun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Grupo ng pera. Opo. Yes, good Lord. Oh, ikaw naman ate. Ikaw si Ate Marivic. O, Ate Marivic, ano naman sa grupo ninyo? Sa pera po. Lang baka po ako kaso sabi niya ibalik niya yung hinulog ko. Nangakaw po siya na ihulog kaso wala pong naibalik na 10K. Mm-hmm. Iisang tao lang ba yung tinutukoy ninyo? Yes, isa lang po, ma'am. Isa lang po. Sino yan? Sino naman yan? Yun nga po si Harleen. Harleen Perez. Harleen Perez. Yes po. Pilipino? Yes, Pilipina. Po. Actually, yung ang nakakalungkot dito, partner, yung kababayan pa natin, ang inutuuto sila at sinabi, parang pinangakuan na dito, ganito, ganyan. Pala, ang nangyari, nakuha ang tiwala, ayun. Ngayon, ang sabi pa nga nila, nagninegosyo na dito, di ba, ng panibago? Yes po, mayroon na pong bago. Sa nakuha ang pera, nagninegosyo pa daw dito. Oo. Yes, ma'am. Good afternoon. Yan, si Sherry. Saan niyo ba nakilala yan si Harleen? Actually, ma'am, pa-browsing-browsing po sa FB, kakilala ng kakilala. So, maganda naman po yung mga feedback ko. So, naingganyo na rin po kami sumali. Yes, ma'am. Ano yan? Nag-dyan siya nakabase sa Taiwan? Yes, ma'am. Before, ma'am, nandito daw po siya. Nalaman na lang po namin last March, nakauwi na po siya sa Pinas. So may nakilala po kami dito through FB Messenger po na yung friend niya, yung taga-hulog po o taga-deposit doon sa mga pataong papasahurin niya po dito. So ang nangyari po, may tumahawak po ng ATM niya po dito through post office po. Kahit nasa Pinas po siya, kami po nakakapag-deposit po sa kanya sa ATM niya, may nag-withdraw po dito para magpasahod po doon sa mga nauna. So ang nangyari naman po, kami naman po yung naging kawawa. Ano yun? OFW din siya? Yes, ma'am. Before. Yes, ma'am. Umuwi na po siya last month. Anong trabaho niya? Anong trabaho niya dyan? Caretaker po, ma'am. Caretaker, ma'am. Caretaker po. Eh kayo, ano ba mga trabaho niyo? Caretaker din po, ma'am. Nag-aalaga po kami ng matanda. Mga caregiver yan, actually. Ah, caregiver. Yes, sir. Oo. Ayun. Meron pa nga ito, partner, si Felipe, si Filipa. Talosig. Yes. Ayan. Yes. Mukhang mobile. Saan papunta yan, si Filipa? Nasa eskulahan po kami, sir. Kasi may bibilhin lang po. May pasok kasing alaga ko eh. Kasi yung sa amin, sir, ako lang yung hindi nakasahod, sir. Yung paluwagan ng cellphone naman po. Ah, cellphone naman to? Opo, sir. Tapos sabi niya sa akin noong September pa. Sabi niya sa akin noong September pa, ibigay na daw yon pag nabigay na daw yung address, matik na daw yon ipadala sa akin. Tapos po hanggang ngayon namuti lang yung mata namin, sir, hindi pa pinadala sa amin. Oh my God. Oh, ito parang paluwagan corporation pala. Yes po. Yun po. All in all na kayo lahat na nagkakilala. Sa group po yun. Sa group po, sa group lang po yan, ma'am.
O, kanina sa group pa lang daw. Kay Cheryl, 60 daw sila. Kayo? Bali, 11 po. 11. Bali, kayo mas- ang group namin, ma'am, bali, 8 po kami. Sa group po namin, 8. Pero marami po kami dito yung nadali, ma'am. Marami po, ako lang po, sir, ang hindi nakatanggap din ng paluwagan ng cellphone. Pero yung iba... Pero yung well, karamihan sa inyo na talagang hindi niya na binalikan. Paano na naging... Yes, sir. Ano yun? Paano naging... Cash, sir. Cash. Ano yung pinabay... Ah, cash. Ibig sabihin nakauwi siya ng... May cash, sir. May cash. 50K NT, sir. Bali na, sa equivalent po yun ng pera natin, 85,000 po. Ganun, kalaki. May 20,000, may 10,000 sa cash po nila. Kami naman po, appliances po, furnitures, ganun. Furnitures naman yung sa inyo. Eh, ibig sabihin, paano siya nakauwi ng Pilipinas na hindi, kung sabihin, hindi nyo alam na uuwi siya? Ano bang pangako sa inyo? Hindi po niya sinabi sa amin. Hmm. Itinago niya po, hindi niya po ipinalam sa amin na uuwi siya ng Pilipinas. So, ang nangyari po niya, nung ipinost ko siya sa FB, doon pala siya nakipag-communicate sa amin na sabi niya gagawan niya ng paraan ng ganito. By June pa po yun, yung sa amin na sasahod. Gagawan daw niya ng June paraan. June of this year? Itong June year po na ito. Opo. Sabi niya gagawan daw po niya yung paraan yung sasahod ng June. Hanggang sa nadagdagan yung sasahod ng August, September, wala pa pong nagawa. Hanggang ngayon, yung po'y okay. Nakiusap siya na tanggalin yung post sa kanya dahil gagawan po niya ng paraan. Tapos, doon ko lang po nalaman na nakauwi na siya ng Pilipinas. Paano pa pala. Hindi kasi ang ano rito, kung sakasakaling ano, dapat dyan pa lang, nireport nyo na sa kinauukulan dyan sa Taiwan. Na ganyan ginawa po ginagawa. Namin, sir. Meron po siyang police report dito. Okay. Sige. Taga saan dito sa atin yan? Taga saan dito sa Pilipinas? Taga Laguna daw. Taga Laguna po. Pabuyaw, Laguna po. Alright. So, kailangan lang natin partner ng representative ditong mga nasa Taiwan, no? Na yun yung sinabi ko partner sa kanila. Yes. Anong panawagan ninyo? So, yung gusto po namin kahit hindi na po maibalik yung pera ko, basta yung gusto po sana namin makulong siya kasi nag-start po siyang mang-scam ng 2014 pa. So meron din po kami nakitang mga post na isinend sa amin. 2017, meron din po siyang in-scam na remittance. So hanggang ngayon, patuloy po yung mga account niya na gumagawa siya ng mga account para makapagbuo ulit ng paluwagan. So gusto po namin ma-stop yung kahit mapakulong na lang po sana namin siya. Yun po yung gusto naming lahat. Actually, ito nga, isa pa palang ano, partner, ano, mga kababayan, ang pinakamaganda, isa pang pinakamaganda maibigay nyo sa aming dokumento ay ang police report. Sino nagsabi ng ano, may police report? Kayo ba? May mga maaari sana nyo ipadala meron yun? Po. Yes. Maaari nyo po sana ipadala para yun ang parang katibayan na yun ang pinaka-complaint kasi ninyo eh. Then from there, nadalihin dito kasama ng representative nyo tapos mag-file tayo ng kaso para ma-ano siya ng warrant makakuha na. Yan ang mangyayari. Ang sam talaga. Oo. Yun. O, kasi large na yan. Large scale na yan. Napakarami. Yes, ma'am. Ano po yun? Ano gusto mong sabihin? Sorry. Ganun din po. Yun ayan. Ba? Makulong siya. Sabihin? Isa-isa lang. Isa-isa lang muna. Okay. Ganun din po. Makulong ba? Makulong siya. Makulong daw, partner. Yes, ma'am. Kung sa akin lang po sana nga. Kung sa akin lamang po, pwede po ibalik na lang yung pera sana sa amin. Kaya lang sa dami po ng nagawa niya po ng ganyang klaseng ano, pang-i-scam po, talagang dapat sa kulungan punta niya na po niyaan. Meron ba tayong litrato niyan? Meron kayong picture niya? Ako may picture po, kayo. Meron po, ma'am. Hindi nga, i-icon nyo nga. Ma-i-flash nyo para makita ng ating mga manunood. Nang makita nila kung meron kayong maganda-gandang... Para hindi na makapambima dito sa atin. Dapat makulong na po yan eh. Para hindi na makapag-scam na sa ibang tao. Ma'am. Be, may nakaredy kaya ata dyan yung picture, be? Mayroon dyan. Mayroon yan. Oo, i-flash mo na yan sa ano, para makita ng ilan? Taong bayan. Marge, Rodelas, ilan taon na ito?
tao na to, kung naalala mo o naalala niya. Ayan, 30. Yan. 40. 30. 30 ata. 30, bata pa. Si Harleen. Ayan, kaibigan siya yan. Yan, o. Nakikita nyo? Yan, yung hawak ni Catherine. Ayan. Kira, ha? Kira, o. Tsaka meron pong video niya. Video niya na nagra-rapol siya ng paluwagan. Ito po yun. Ayun. O, madami ninyo yan. Siguro milyones na ang nakulimbat nito. No? Kung 2014 pa part niya, most probably, milyon na talaga. Hindi lang milyon po. Sige, baka kayo ba ay matagal pang uuwi sa atin? Matagal ba kayo dyan? Matagal pa po. Ma'am. Sa sitwasyon po ngayon, ma'am, mahirap po umuwi ngayon. Mahirap kasi umuwi. May COVID. Hindi kami makakabalik. May gusto man po namin umuwi. O, kaya yung iyo ako naman po, citizens na po. Representative nyo na lang siguro ang papuntahin nyo dito sa amin para yes, matulungan na makapag-file ng reklamo o ng kaso laban dyan sa Harleen Perez na yan. Ayan. O, sige. Sa lalong madaling panahon, nautusan na yung mga representative nyo, papuntahin nyo na dito sa amin. Anyway, alam nyo naman na yung address. Nag-check yes, naman kasi regularly kay Partner Bon. Pwede tayo mag-usap dun sa chat kung ano man ang kailangan ninyo. Doon na lang tayo mag-usap para mabigyan na natin ang hustisya yung nangyari sa inyo. Okay po, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Salamat. Mag-iingat kayo. Okay, ingat lagi. Tutok pa rin kayo sa amin kahit nandiyan kayo. God bless din. Salamat. Ayan ako, partner. So, ito ay tutulungan natin. Marami-rami yan. Oo, marami nga sila. At alam mo, partner, na nakakalungkot dito, kapwa Pilipino pa ang gumawa sa kanila dito. Wala tayong magagawa. Talagang siguro, yan ang ano. Ewan ko ba. Nakakahiya tayo, no? Pati sa ibang bansa na, manloloko pa ba ng iba? Naman. Kaya nga, ewan ko na nga ba sa imbis na tulungan mo yung kapwa mo, di ba, kayo magkakasama doon eh sa bansang malayo o pa eh tatalunin mo pa, di ba? Kaya nga anyway, sige, at abangan niyo po ang magiging aksyon ng ismo mo kay Tulfo sa reklamong 'yan at kung sino pa ho yung biktima. Alam niyo yung biktima kayo nung sinasabing Harleen Perez, pwede ho kayo magsadya dito sa ismo mo kay Tulfo para maisabay po namin kayo dun sa kasong gagawin natin. Right. Tama. Okay. Sige, dito tayo sa pangalawang sumbong natin, partner. Ito na, punta na tayo kay laptop. Ito ho ay si Mang Isagani Siya. Ay taga Misamis Oriental. Umorder daw siya ng laptop para sa online class noong kanyang anak. Ano ba to? Dalawang laptop ba to? Isa lang. Dalawang laptop ba to, Desa? Isa lang. Isang laptop, okay. Sa Binondo daw in order ito, partner. Binondo, Manila. September 14, nang magbayad si Isagani ng 12,500. O, tsaka shipping fee na 600 pesos. Mm-hmm. Para ipadala dun sa probinsya. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong. Narito po. Umorde po ako ng laptop sa online. Saka yung laptop ko hindi po dumating. Anong model to ng laptop? Atras po, ma'am. Kasi hindi po ako nakasarin ng online class po, ma'am, ngayon. Nag-start na po yung online class namin, ma'am. So for the meantime, dahil wala kang laptop, ano ginagamit mo? Pumunta ako sa kapitbahay namin na nakijoin na lang po ako sa mga nag-online ngayon. Isa lang naman po kami, ma'am. So magka-classmate lang din naman kayo. Opo, ma'am. Pero ang layo po ng bahay nila sa bahay po namin. Ngayon, hindi po ako makapunta kasi maulan sa amin. Hindi ba pwedeng cellphone muna for the meantime yung gagamitin ninyo? Hindi po, ma'am. Keypad pong ginagamit ko po, ma'am. Iyon. Well, partner, mukhang nakamute ka. With regards dun sa ano, ayun. Yeah. With regards dun sa laptop daw, siyempre kailangan na ng bata yung ano, kaya nga bumili para maayos, bigla namang ganyan. Inaasahan, kaya nga maaga umorder September 12 kasi inaasahan, October 5 pasok na. Ito,
ating naipasokan, wala pa rin. Pakinggan pa rin natin yung pagpapatulong. Hmm. Ayan. September 14 pa po yun, ma'am. At saka yung sabi niya, hindi daw po tatagal yung laptop, ipaship niya agad. Mm-mm. At hanggang ngayon, ma'am, hindi po dumating yung laptop, ma'am. May nagbayad po ako ng buong buo. 13,900 po yung binayad ko, ma'am. Ang gusto ko lang po, ma'am, mabalik yung pera ko, ma'am. Ayun. Wala ako palagi. Hindi, okay na, partner. You're live. Ayan. Alright. Yeah. Ito na. Nagbabalik na tayo dito sa ating mga tuntunan. Isang bumukay tulpo. Ano ba yun? Nawala ba? Nawala ba? Hindi naman. Okay naman. Yan. Eh, oh. Yun nga. Eh, ang gusto na lang niya, partner, nung medyo na nag-mute ka kanina, eh, ang hinihiling na lang ng ating complainant is yung sana, maano na lang, maibalik na lang daw yung pera niya. Kung wala man laptop na maibalik, yung pera na lang daw niya maibalik. Yun. Kaya na. Partner, partner. Tignan niyo. Kasi may tumatawag. May tumatawag kasi kaya lagi na namumute ako. Oh, tanggalin mo yung call. Ayun. Ayun, na-disturb yung aking... Yeah. So para kunin yung kanyang pahayag kung bakit na delay yung in-order na laptop. Narito po. So ako yung supplier ni Kent. Tapos ang reseller ni Kent is si Gani. So si Kent po siya umorder. Hindi po sa akin. Kanina nagbayad tong si Sia. Kay Harvey po. Tapos in-order sa akin ni Harvey yung pera niya. Ang sabi ko sa kanila, pag walang stock, willing naman daw silang maghintay. Sabi ko kasi, alam mong in ngayon yung laptop, talagang bibigyan ko kayo ng laptop, kaya lang ang problema, walang stock. Bibigyan ko sila, kaya lang hindi siya good quality, baka isoli lang. Yun yung sabi ko sa kanila. Oh, si Kent pala ang kausap ni Isagani. Tapos itong Remy Alonzo na ito, siya yung supplier ni Kent. Wala lang daw stock partner. Kung meron man, pangit yung stock niya. Nahiya. Nako. Ayun. Napalitan ng mas mababang klase o kalidad. Kaya po, inaantay lamang daw nitong si Remy yung kanyang supply din para maipadala dito kay Kent para rin maipadala kay Mang Isagani. Pwede na 23 days. Ang pangako nyo lang dun sa bata, 7 days. Imagine, nag-start na ang online class. Hindi naman pwede siya ang magko-compromise. Sige, ma'am. Kausapin ko din yung ano ko kasi hindi naman din niya sa akin sinabi. Ang sabi niya, willing siya maghintay ngayong week. Kaya lang hanggang kailan siya mag-aantay. Ngayong week, ma'am, sabi ko hanggang linggo, hintayin niya. Pag wala, no choice talaga, refund. Kasi kung alam ko, ngayong week, ma'am, pag na-refund ko siya ngayong week, kahit next week, marirefund ko yun. Yung pera niya. Okay, yes, okay. Yun. So ang pangako partner this week, hanggang Sabado yata yung palugit na madideliver yung laptop. Kung hindi daw talaga madideliver, i-refund na lang daw niya yung pera ni Mang Isagani. Narito po yung panghuling clip natin. Makikibalita ako sa kaso ni Isagani? Okay po ma'am, nag-usap na po kami. Nung mismo kausap kita, nung pagkagabi, tumawag yung contact ko. May stock na sa ibang supplier. Ngayon, sabi ko sa kanya, magpapaship na po ako ng laptop. Yun, magpapaship na. So tuloy sa Sabado, no, Desa? Yun, magkaka-laptop na. Happy na itong anak ni mga Isagani. So sure na yan ha, pagka hindi yan natupad, balik ka, i-refund mo, may ano pa, may penalty ka pa. May penalty pa, ayun. May penalty ka pa, inabala mo. Ito partner, ito isingit ko lang ha. Sige. Ang ating safety reminder of the day. Yes. Bago mo sundan yung ating isa pang sumbong, alam nyo ba ang masama at pinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matatas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan.
Ang mauhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Ito ay isang paalala mula sa NGCP. Alright, thank you NGCP. Samantala, dako tayo dito sa pangatlong sumbong natin partner. Dumulog kahapon yes. Si Antonia Chu mula dyan sa IBP Road, Batasan Hills, Quezon City. Humihingi siya ng tulong sa atin, nireklamo niya yung kanyang kapitbahay na mayroong hardware. Kasi daw nakakaabala. Itong si Antonia ay may malinggit na sari-sari store. Sabi, maliit lang siyang bahay doon. Kaya lang nasa tabi niya yung hardware. Ang siste, itinambak daw, ipinile daw nung hardware yung kanilang mga hollow block at yung mga kahoy, yun yung mga dos por dos ba yun, yung mga ganong kahoy. Doon sa isang tabi kung saan naharangan na yung kanyang bahay, yung kanyang daanan at yung kanyang tindahan. Wala na daw na bumibili doon sa kanyang store dahil hinarangan na ng Angeline Hardware. Sige, pakinggan natin ang sumbong ni Antonio. Angeline pa naman. Sumbong ko lang po ma'am yung sa harapan po ng tindahan ko po na nakalagay po ng construction material na nakiusap po sana ako kung pwede po na yung construction materials nila ay mailipat po. Dahil po yung tindahan ko po kasi natatakpan eh. Tsaka medyo pagawa ko po yung harapan. Kinausap ko na po. Ang sabi po sa akin ay hindi po sila pwedeng umalis dyan at hindi sila aalisin yung mga materials. Dahil po sa nagbabayad daw po sila sa barangay. 5,000 daw pong binabayad nila. Sabi po ng Angeline Hardware ay hindi daw po pwede nilang sabihin kung ano po yung pangalan ng binabayaran nila sa barangay. Opo, matagal na po ma'am. Siguro po ma'am nasa mga 6 years na po sila dyan. Takpan na po yung tindahan ko po doon ma'am. Yung pakiusap ko lang po sana ay materials po nila na pwede po sanang mailipat doon sa loob nila. Yun. Eh malakas ang loob daw partner eh nung Angeline Hardware. Dahil sabi eh may permiso daw ng barangay. Yung pagdi-display niya nung kanyang mga hollow block doon sa sidewalk. Uh-huh. Kung saan na nakatatakpan na nga itong tindahan ni Antonia. Sabi ni Antonia, sino yung kausap mo sa barangay? Nagbabayad daw itong hardware partner. Naku. Kaya ayaw naman yan sabihin, kanina siya nagbabayad sa barangay. Eh, siyempre, lalo na itong si Antonia, gusto niya iparepair ng kaunti yung kanyang pintuan o yung daanan ng bahay niya, hindi niya magawa dahil nga dun sa mga nakaharang. Ayun. Marito po. Sino po yung Maria Antonia Chu? Yes, ang complainant. Yes po. Ano po ang nire-reklamo? Nire-reklamo po niya yung Angeline Hardware. Angeline Hardware. Opo. Ano po ang reklamo niya sa Angeline Hardware? Kasi po nag-display po yung hardware ng mga materyales na paninda nila sa property ni Antonia. Okay. Oo, mga hollow blocks, mga bakal, mga kahoy. Naharangan na ho yung property ni Antonia. Na si Antonia, gusto niya magpagawa. Siyempre, papagawa niya yung bahay niya, pa-renovate siya. Hindi siya makagalaw kasi nandun nga yung materialis na paninda nung hardware. Kinausap na daw niya ho yung may-ari. Ang sinasabi daw ng may-ari, bayad daw siya sa barangay. Ganun po ba? Sige. Kapuntahan ko po yan. Kapuntahan niyo po at magpa-follow up po ako sa inyo. Okay, sige po. Yan, siya. Kausap ko na ho niyan yung barangay partner. Siya, Desk Officer Thelma Hoven. Ayun. Sabi niya, ano sinabi natin, may bayad, may bayad sa barangay yung hardware. Oh, talaga, sabi niya. Papa. Parang ina. Si Papa,
Kawa. Oo. O puntahan daw niya kaagad, paikutan daw niya yung area part na para makita nga yung evidence na sinasabi evidence niya Antonia, evidence siya. Kailangan makita nga na meron nga, kaya paikutin daw niya. Mm. Tapos, pagkatapos yan part nga, inaantay natin yung resulta niya na nag-iikot yung mga taga-barangay, kinausap natin yung may-ari ng hardware. Si Miss Angeline. Ganda pa naman ang pangalan. Mismo. Angeline. Oo, Miss Angeline Hardware. Narito po, pakinggan ho natin yung naging pag-uusap namin. Ma'am, hindi po ako kailangan makipag-usap po. Sino ho? Sino ang dapat kong kausapin? Sino po dapat kong kausapin, ma'am? Sino? Galing po muna sa barangayan, ma'am. Oo, galing na ako sa barangay. Pwede naman po kung hindi yung tumanggap po ng tawag regarding po dyan. Oh, kasi gusto ko lang makuha sana yung paliwanag nyo. Kasi may nakaka-obstruct na po. Ma'am, diba, usually po ang ginagawa po nila is chine-check po muna nila yung lugar? Kaya nga. Kaya ako tumatawag din para i-check, diba? Chine-check po na ma'am yung lugar. Chine-check ko po, may mga pictures pong pinakita dito. Nakita nga namin na mga nakalabas nga po yung mga paninda ninyo. Diba po, pag hindi naman po namin in-entertain, di mag-abla na lang po kung saan po patutunan natin. So gusto nyo po magdemanda pa po yung complainant, ganon. Magdidemanda, bakit po magdidemanda, ma'am? Eh sabi mo, ikaw, sa'yo nagsabi, di ba? Nila, ma'am, yung lugar. Di ba sabi mo, ikaw, sa'yo nagsabi na mag-abla na lang? Hindi ko sabihin, ma'am, bakit po? Meron po ba silang, ano po? Meron po ba silang rights dyan? Sabi niya, partner, wala daw siyang right para magsalita dyan, pero siya yung salita ng salita. Kaya nga eh. Alam mo, partner, hindi na in Angeline ang pangalan niyan. Ano na? Fataline. Kasi hindi na ako ano eh. Hindi ko alam. Ano, kabalik na rin ang Angeline. Kasi angel para angel, no? Dapat totally. Eh. Mabait yan. Dapat. Oh. Galit pa eh. Galit, sabi niya. Magdemand, paghabla na lang daw. Tapos sinabi mo naman iyahabla. Paghabla. Oo. Ba't ito maghahabla pa? Eh, sa kanya lang galing yung salitang yun. Nakaka-lurky, di ba si Angeline? Sige, narito pa, pakinggan pa natin yung aming kwentuhan ni Angeline. Nakatabunan na yung property niya. Dapat sa inyo, dapat po sa barangay po sila, di ba? Nagpunta na siya sa barangay. Sabi ng barangay, kausapin ka muna. Eh, ayaw mo nga na daw magpaayos. Ano pong pangalan niyo po? Ang pangalan ko po, Aline Ferrer. Sige ma'am, papacheck ko na lang din po muna po kayo. Sige, pacheck mo po. Hindi kayo po, ano po apelido niyo? Hindi po kasi pwedeng, hindi po naman din po kami kailangan makipag-usap po kaagad kung hindi po namin kilala po yung tao. Sige, bigyan kita ng number. Bigyan kita ng number para i-verify mo. Hindi po, ma'am. Hindi ko kailangan namin inang... O, tawagan mo si Tulfo. Tanong mo kay Tulfo kung sino ako. Opo, ma'am. Papadlet ko po, ma'am. Tapos, tawagan... Tapos kakausapin mo na ako. May rights po kami, di ba, ma'am? May rights po. Of course, you have all the rights. Pati nga sakupin mo kay kalsada, pwede eh, kung gugustuhin mo eh. Oh, karapatan mo yan. Pero nakakaabala ng kapwa. Nakagilid po ang ano namin dyan, ma'am. Before pa lang po, ma'am, kami. Before pa po mailagay yung mga nakalagay po doon sa mga gilid-gilid po namin na mga paupahan po na apart na parang mga motorcycle parts. Nauna na rin po kami dyan. Yung pala, ano? I-verify niya daw ako, partner. Nice! Papa-verify daw muna niya ako kung sino ako. Nagulat nga ako eh. Sige, tawagan mo si Tulfo. Verify, tanongin mo sino ako. Diba? Dito siya nakikipag-usap kung kanino. Dito siya nakikipag-usap kung kanino. Eh, kausap ko naman na siya. Nakikipag-usap naman siya. Diba? Nakakaloka talaga. Okay. O, sinabi natin sa kanya partner, hindi masama ang pag-unlad. Diba? Magpayaman ka, magnegosyo ka. Okay, good. Pero sana yung hindi ka nakaperwisyo ng kapitbahay, hindi ka nakaabala sa ibang tao. Actually, partner, ito nga yung nasabi mo, eh, sige, wala naman problema, sakupin po yung kalsada. Pero nakakaabala.
Parang ano lang, nakakainis. Nakakainis, diba? Bahala. Ito si Develyn talaga. Develyn daw dapat, sabi ni Marites. Oo. Sige, narito pa. Pakinggan natin yung huling conversation namin. Ayun. Sige mo lang yung teritoryo mo lang. Para hindi nakakabala. Hindi po. Wala na, magpagdating po sa ganyan, wala po tayong pag-uusapan. Oh, sige, ma'am. Ipapaklear natin yung mga kalye dyan. Alam mo naman po yung rights namin dyan, ma'am. Hindi mo alam yung rights mo. Sige. Bakit yung po nasabing hindi ko po alam yung kasi nga, sinasakop mo na nga yung lugar ng iba. Sige, gano'n na lang. Hindi kita dinidiktahan. Hindi kita dinidiktahan. Sinasabi ko lang yung tama. Kung ayaw ko po, wala ko pa yung magagawa. Oh, kaya nga. Kung ayaw mo, pwede man di ka umaten. Alam ko. Oo naman. Kung ayaw po namin na makipag-interview po sa inyo, ayaw po namin makapag-usap. Eh, na-interview na nga kita eh. Ang dami mo na sinabi. Kung tutusin niya ngayon, madam, hindi po to proper. Kasi parang ini-interrogate niya na ako. Uy, ini-interview lang kita ha. Tinatanong ko lang yung panig mo ha. Hindi po kayo tama, makapanig po ka agad. Tinatanong ko kung tama ba na nakakaabala yung mga paninda mo dyan. O kaya nga, pero sana okay lang na magnegosyo ka, okay lang mabuhay ka, pero sana yung hindi nakakaabala ng kapwa. Hindi na sila nagpapa-interview, partner. Diyos mio. Oh, pero grabing paliwanag yung binigay. Ay, nako. Ayan. Sarap pa usap, diba? Ang sarap pa usap ni Angeline Hardware. Sarap. Saya. Sana ako nang usapin. Oh, anyway, nag-report sa atin kanina si Antonia. Dumating nga daw yung barangay kahapon din doon sa area at pinaklear nga yung sinasabing sidewalk na nilagyan. Walang nagawa si Hardware kundi tanggalin yung mga dapat tanggalin. Ayun. So kasi Hardware, hardhead siguro kaya. Oo. Kaya nagpapasalamat itong si Antonia sa ating tanggapan narito. Nag-move naman po sila po. Pero may natira pa po kasing mga materyales sa harap. Nagpunta ba yung barangay? Kahapon po, nagpunta po kahapon. Oo, tapos anong ginawa nila? Siguro po, pinagsabihan lang po. Pero meron pa po kasing yung materyales sa harapan. Lumuwag na po. Pero kasi after po yan, pag matagal-tagal na, nandiyan pabalik na naman po. So anong reaction mo na yan, kahit paano, nag-move naman? Ay, pero happy naman po ako, ma'am, kasi nag-move na po sila. Kanina po kasi sabi po ako doon sa trabahador na baka pwedeng tanggalin na lang sa harapan po. Nagpapasalamat po ako, ma'am, sa inyo. Maraming salamat po sa tulong po. At binigyan po ng action. Yon, partner. Masaya naman na siya kahit paano. Bagamat may konti pa raw na nakaambalang doon. Pero okay na rin daw yun. At least nabawasan, natanggal na yung mga malalaki. Sabi niya. Yun. Pero gusto ko pa rin ipaklear yung pababalikan ko sa barangay. Gusto ko clear yung tama area naman. Na yan. Diba? Tama. Kasi sidewalk yan eh. Hindi yan extension ng tindahan niya. Tama. Ayan. So, sige. Masaya na si Antonia dito sa nasolve na yung kanyang problema. Pwede na siya magpa-renovate at sa wakas may hopefully may bumilan sa kanyang tindahan. May tindahan pala dyan. Parang ganyan. Hindi namin alam. Nung kinder namin, meron pala nagtatagong tindahan. May sari-sari store pala dun. Ayan. So, maraming salamat po sa Barangay Batasan Hills. Sa mabilis silang pagtugon dito sa reklamo. Ayan. Partner, paano ba yan? Ubus na ang oras natin. Pasado alas 4 na. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Bukas po ulit ha. Isumbo mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, yung kakabi Luzon, Visayas, Mindanao. Makita-kita po tayo ulit bukas. Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay siya. Bye! Pagkapagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo! Pagkapagtanggol ang naabi, ito
ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong okay, Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat kaon. Walang witness, lahat nasok, we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Old Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi.